aming ina. So today, napaka-excited ko dahil gusto kong i-share sa inyo itong itsura ng show kitchen ko. Yung last time na nag-house tour ako, hindi ko talaga pinakita to dahil sobrang haba pa nitong magiging... Nakakairita itong mga aso dito! So gusto ko ipak... Bakit ganito? Tuwing magko-content ako, laging may tumatahol na aso, nakakairita. Oh, ayun na nga, going back. Nung una, nung nag-house tour ako dito, hindi ko talaga pinakita tong kitchen na to kasi nga gusto ko bukod yung video nito. Hindi, pero kaya ako gustong ibukod to dahil nga, dalawa... Ano ba yan? Gagawin kong kaldereta to pag ako nainis. So, dalawa ang kitchen. Yes, dito sa bahay na to. So, meron kaming show kitchen and meron pang isa. Ayan. So, yung isang kitchen na sinasabi ko, next time ko na lang din ipapakita sa inyo yun. For the meantime, ito muna ang ating show kitchen kung saan magaganap yung mga pag-content-content natin. So, itong kitchen na to, modular kitchen to. So, ang gumawa nito ay ang Kyle's Cabinet. Ayan. So, ito kung ano yung nakita nyo na pinakita ko dun sa house tour, ito rin, sila din ang gumawa ng ating show kitchen. And yung kung napansin nyo, yung tema ng ang buong bahay natin dun sa house tour ay Denali and Gray, mas lamang yung Denali. Dito naman, sa kitchen natin, mas lamang yung Gray. So, baliktad naman siya. And backstory lang din ha, sa mga dati na palang nakanood ng vlog ko, ayan, makikita ninyo kung ano yung humble beginnings ng cooking ina. So, nag-start ako sa tsaka-tsaka na kusina lang. Yung normal o typical na kusina lang pala. Hindi naman sobrang tsaka. Pero compare ngayon, sobrang tsaka talaga nung kusina ako before. So, nasa apartment lang kami noon. Hindi pa yung yellow kitchen na nakikita ninyo bago ako lumipat dito. Hindi pa yon. So, ito. Ipapakita ko din dito. Ayan yung kitchen ko dati. So, ito yung kitchen ko dati. So, sobrang simplicity lang. Typical na kitchen ng isang Pilipino. So, nung dati kong kitchen, nakatalikod pa ako noon sa lutuan ko. So, talagang normal kitchen lang. Walang island kitchen or something. Tapos, naka-tiles lang siya na medyo ano na nga, crack-crack na. Tapos, normal carpentry lang din yung mga cabinet ko. So, pero, ganun pa man. Dun kasi ako nagsimula. So, napaka... saya ko din dun sa kusina na yon. Tsaka dun talaga nagsimula yung swerte ko. And actually, marami nagko-comment dun sa house tour ko na sabi nila na huwag daw ako umalis dun dahil daw swerte daw sa akin yung kitchen na yon, ganito ganyan, blah blah blah. So for me, ang swerte naman kasi wala. Oo, siguro may part na swerte talaga sa akin yung bahay na yon o yung kusina na yon. Pero syempre, yung swerte is nanggagaling mismo dun sa gumagawa ng swerte. Gets? So, ang swerte ko is kayo. Kayo yung swerte ko kasi kung hindi niyo naman ako pinapanood, wala akong swerte, 'di ba? Hindi ako magiging swerte. Swerte ako kasi nandiyan kayo. Sinusuportahan niyo ako, sinusubaybayan niyo lahat ng mga contents ko or mga vlogs ko. So, yun nga, going back. So, from tsakang kusina hanggang naging yellow kitchen at ngayon eto na. Eto na, this is it, pansit. Kaya itutur ko kayo dito sa aking show kitchen. Welcome to Cooking in a Kitchen! Oh, diba? So, eto na ang ating new kitchen or aking show kitchen. Ayan, nakita nyo kung gaano kaganda yung combination or yung blending ng gray and ng Denali. Of course, eto, nakaganda rin ang accent tong ating pinaka, ang tawag dyan? Tiles ba yan? Or bricks? I don't know. Basta yan yung pinili ko. Actually, itong kitchen na to, ito na yung kitchen na yung mga dating wala sa kitchen ko or kulang sa kitchen ko o yung mga mali sa mga dati kong kitchen, ito, tinama ko na lahat. Kumbaga, lahat may purpose kung bakit matte yung mga pinili kong mga kahoy o mga boards ng modular ko o ng mga cabinets ko. So, may reason lahat kung ano yung
saktong position lahat ng mga gamit dito, ng mga cabinets and mga drawers. So, saan ko kayo sisimulan? Asan ko kayo unang itutour? So, siguro dito muna sa area na to. Ayan. Ayan. Okay. Ito yung pinaka-sink natin. So, yan. Gold yung sink natin kasi katulad nga ng sinabi ko dun sa house tour ko, ang gusto kong combination ng bahay ay gray, wood, and may gold. So, and white. Yung apat na kulay na yan, apat na kulay lang maglalaro yung bahay ko. So, ito, gold yung atin gold yung ating sink para mas mag-blend siya dun sa pinaka-design nitong interior ng ano natin, kitchen. So, ito, meron siyang parang pa-shower. Ayan, ganito lang siya. Ayan. Tapos may hot water na rin to. So, bakit may hot water? Kasi dati sa dati kong kitchen, walang hot water doon. So, may mga moment na masasebo yung mga hinuhugasan natin, di ba? Or may mga gusto tayong mga hugasan na talagang mamantika, mga pan, kawali, kung ano-ano pa. So, at least ito, dati kasi napapakulo lang ako ng tubig sa takore. Pero ngayon, kailangan may hot water na para naman diretso, hindi siya ma-stuck yung mga mantika or sebo dun sa mga lutuan or sa mga lagayan. So, kaya may hot water na tayo. And then, ayun nga, katulad na sinabi ko, maganda yung accent nitong tiles na to. Medyo mahal tong tiles na to sa totoo lang. Parang 40 pieces is nasa 2,000 plus na siya. So, pero kung mapapansin mo, matte. Halos lahat ng makikita mo dito sa kitchen ko. Bakit? Kasi para hindi nagre-reflect o nagbabounce yung ilaw ng mga ilaw, ng mga pailaw ko. Since maraming ilaw ang kailangan kapag nag-shoot ka ng pagkain, so ilaw is life talaga. So kailangan hindi siya nagbabounce or nagre-reflect. So lahat na makikita mo dito is matte. Matte yung ating bricks, matte yung wood kung mapapansin mo. And then, ito may spice rack tayo dito. Kasi nung una, wala namang nakalagay talaga dito. Pero dahil sayang yung space, sabi ko, gawin nating spice rack. Itong wall na to, kung mapapansin mo, very plain pa siya. Dito kasi ilalagay yung mga schedule ko. So, ginagawa pa yung pinakalalagyan. So, may whiteboard ako dito para at least nakikita ko kung yung everyday kong trabaho. So, dito meron lang tayong maliit na halaman lang. Tunay yan ha, totoong halaman yan. Tapos, meron tayo nito. Yan, Pacquiao daw, sabi niya. So, wala lang. Gusto ko lang siyang ilagay dyan. But, yan, nakaganyan lang siya. Lagay ng mantika, of course. Tapos, eto, basurahan yan, Mars. Yan. Yan yung basurahan natin. Diba? So, meron tayong basurahan malapit sa sink. Okay. Eto, sabon to. Dishwashing liquid yan. Yan. O, diba? Ngayon, itong mga drawers na to, hindi pa to permanent kasi hindi pa naman talaga namin naaayos yung mga laman ng mga drawers na to. Pero gusto ko nang i-chika sa inyo kung ano yung laman nito. Ito mga baso. Yan. Hindi pa lang din siya kumpleto. Ito pa lang din yung mga nandito. Pero aayusin pa namin yan. So dito ko nilagay kasi nandito yung sink eh. So para mabilis. Mabilis lang. So dapat dito yung mga baso, tapos mga plato. And then, dito naman, dito yung mga spices or mga condiments ko. Yan, mga condiments na kailangan ko sa pagluluto. So, dahil malapit ako dito sa lutuan ko, kailangan malapit sa akin itong mga ito, diba? Para pag may kukunin ka, maalat. Oh, dagdagan natin ng asukal. Ganon! So, isang kembot lang, nandun ka na sa kailangan mo. Okay? And then, soft close na rin siya. Yan. So, siya na mismo yung magsasara sa buhay niya. Ito naman, ang laman naman nito ay mga tripod ko. Tapos, yung mga tawag nito. Yan yung mga, ano ko, backdrop ko before. Yan. So, andun lang siya. But anyway, tumama pa yung camera ko. Hayop ka. Bumili ako ulit nito. Kailangan natin to, diba? Doon sa isang phone. Ay, sa isang tripod. So, bumili ako ulit. Yun. Hindi kayo kausap ko, yung joke ko na meron ko. Dito, meron akong space na dito sa countertop, malaking-malaking space. Ayoko na kasi maraming nakalagay na kung anik-anik dito. Sa kunyari, may nakalagay dito yung mga rice cooker. Gusto ko, ano na, yung maaliwala sa mata, ganun. So, gusto ko lahat nakatago na, ganyan. Pero, syempre, hindi ko pwedeng itago to, not sponsored, itong ating coffee maker, ang DeLonghi.
Pero gustong-gusto ko lang talaga siya. Matagal ko ng pangarap to, as in, parang mga, nasa, ano pa lang ako noon, nasa restaurant pa lang ako noon, nagtatrabaho. Nakikita ko na to sa mga Starbucks. Sabi ko, sana balang araw magkaroon din ako ng ganyan. Ganon! So sabi ko, ito na yung perfect time na bumili na ako. Kasi hindi ako makabili nito dun sa dati kong bahay sa Yellow Kitchen eh. Dun sa apartment ko before. Kasi walang space. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Kahit na kaya ko nang bumili. Pero this time, ito na talaga. Meant to be na kami. Kasi dito talaga siya. Para dito talaga siya sa pwesto na to. So, ayun. Meron din ako dito yung purifier. Air purifier, not sponsored again. Ang tatak niyan ay fresh air. Siya yung parang maglilinis ng hangin dito sa loob ng kusina at saka yung mga bad odor na nanggagaling sa mga pinaglulutuan natin. So, at least, nahihigop niya. Naka-cleanse yung air natin. So, kung mapapansin nyo, lahat ng ano dito may saksakan. Diba? Kasi parang hindi na ako gagamit lagi ng extension eh. May mga saksakan ako dyan if ever na kailangan ko. And then, dito naman, sa area na to, yan kung makikita mo, open shelves lang siya. Yan, open shelves. So, meron ako dito mga picture. Very significant sa akin or very special sa akin yung mga picture na to. Kasi ito yung mga pictorial ko. Ito yung mga previous, tawag nito, pictorial ko dun sa mga brands na ginawa ko. So, isa to. Kaya, natutuwa lang ako na dito ko dinisplay yung mga picture na to. Kasi talaga, diba, tignan mo naman. O, diba, ang ganda ko dyan. Tapos, itong mga to, yung mga pa-design, binili ko lang yan sa IKEA. Okay? Hindi ulit sponsored, pero alam mo naman, basta IKEA, nandun lahat. So, mga aesthetic na mga pang-design-design. Ito, ang cute din. Dun ko din to nabili. You know. Diba? So, wala, nandyan lang siya. Ganyan lang. Tapos, meron dito yung, ito yung signature posing ko. Ayan. O, diba? So, kaya naman to open, itong area na to. Kasi, kunyari may mga branded ako, mga trabaho. So, dito ko na ilalagay. Hindi ko talaga sa dati kong kitchen. Nahirap na hirap ako maglagay ng mga products doon. Kasi, wala nga akong space, diba? Hindi ko alam kung paano ko i-execute yung mga pag-display-display ng mga products. Pero this time, diba, meron na talagang space ang mga products o mga PR dito. So, yan. Kaya siya blanco. So, eto, ganun din. Eto, kung mapapansin niyo may hawak akong baso dito. Dahil, kunyari, meron kang gustong pagalawin na baso, diba? So, nandito ako, magparamdam ka, pagalawin mo ang baso. Ganon! So, ayan, nandiyan siya, syempre, dahil sa pagpapagalaw ng mga baso ng mga brands, kaya naman, na-accomplish ko to, na-acquire namin tong property na to, diba? Kaya, importante sa akin na nandito tong picture na to, para i-remind ako na ang daming gumalaw na baso. So, ito, dahil nga, syempre, may baso kailangan, meron ding tabo. Ayan. So, nandiyan din yung pictorial ko ng patabo ng taon. So, alam nyo naman, very, ano talaga sa akin yung tabo. Dahil dito ko nilalagay ang nawasa. O, diba? Kaya ang tabo ko, dito lang yung nakalagay, kasama ng aking TikTok awards and ng YouTube, silver play button ko. So, etong mga to, may mga jars na yan. Wala pang laman yan kasi hindi ko pa yan nalalagyan. So, dyan ko lang siya muna in-arrange para naman, alam mo na, alam ko na kung saan ko ilalagay yung mga dapat. Pero, bibilihan ko pa yung mga laman. Etong orchids na to, yan. Ito yung katulad dun sa, sa dining table. So, ito sa IKEA ko ata ito nabili. Oo. Sa IKEA. Kasi yung una ko, dun sa dining ko, dun sa house tour. Sa SM Mega Mall naman yon. So, alam mo, happy ako eh, no? Ang happy ko kasi sa SM Mega Mall, very VIP yung treatment nila sa akin doon. For some reason, ang babait talaga ng mga tao doon. Kaya, kahit na taga dito na ako sa Cavite, dun pa rin ako namimili. And, ganun din sa All Home, super... Dito lang yun, malapit. So, dito naman sa All Home, sa Cavite, sobrang VIP treatment din ako doon. So, happy ako. So, sina-shoutout ko lahat ng nasa SM Department Store sa SM Mega Mall, lalong-lalo na din sa aking personal shopper, si Fins. And shoutout din sa lahat ng mga taga-All Home, ayan, na nandito sa,
ito, area namin. Hindi ko na sasabihin kasi baka malaman niyo kung taga saan ako sumusugal dito. Do. Oh, anyway, eto nga, meron ako ditong limang ritual. Ito yung kinontent ko, ito yung Evian water, tapos yung Himalayan salt, tapos yung, alam mo ba kung tigma magkano lahat to? 10,000 yan ang halaga niyan. Kaya ikaw, Lauren, sinasabi ko, baka mamaya wala kang pamasahid lang kakumuha, bilang ko yan. 10,000 naman yan. Ito yung sugar, white sugar. And of course, ang ating bigas or Gatsby galing sa GrainSmart! O, oh, diba? So, galing sa GrainSmart, katas ng GrainSmart yung 1/4 ng pinagpatay ng mga ina to. So, ayun. So, basta lahat yan, mga nakikita nyo dyan, is from IKEA, yung mga pa-display na ganyan. Ngayon, sa taas na yan, yung drawer niya, wala pang laman yan, B. As in, wala pa talagang laman yan. So, soon, magkakaroon siya na laman pag talagang na-organize ko na yung mga gamit-gamit ko. And, katulad ng sinabi ko, itong floor natin is gray. Tapos, meron tayong ano dito, rugs na gray din. So, everything is gray. Ewan ko siguro dahil nga nagsasign of aging na, no? Medyo, iba na yung trip ko, hindi na ako dilaw. Siguro nagtataka kayo, bakit hindi na dilaw yung kusina ni Chef? Alam nyo kasi, syempre, yung yellow kitchen, hanggang ngayon, yellow pa rin naman yung favorite ko. Pero kasi nagkakaroon ako ng problema sa mga trabaho ko dahil dun sa yellow na kusina. So kaya ginawa kong gray and wood na lang tong kitchen ko para neutral, di ba? Lahat sakop mo. So kasi kunyari, si example, si Magic Sarap, yellow yun, di ba? Eh kinuha ka ngayon ni Silver Swan. O paano na? Eh yellow yung ano mo, yung background mo, yung kusina mo, 'di ba? So ang hirap, hindi mo alam kung saan ka pupwesto. Kaya sabi ko na realize ko, mas mabuti ng neutral ka na lang sa kulay kasi nga kung work naman 'yon, 'di ba? Pero personal ano ko pa rin, favorite color ko pa rin is yellow. 'Di ba? Hindi mababago yun, obvious ba? 'Di ba? So, ayun lang, yun yung reason kung bakit at ganito na yung itsura ng kitchen natin. Siguro yung iba na intimidate sila na, ay, chef, parang sumusyal na yung ano, atake, ganyan-ganyan. Hindi na siya katulad dati na parang, ano lang, very homey lang yung atake. Well, ganun pa rin naman, di ba? Wala naman magbabago. Ako pa rin naman to. Kaya lang, syempre, kailangan, nile-level up din natin yung mga ginagamit natin. Kasi trabaho to eh, di ba? Para sa akin, isa tong trabaho na na-enjoy ko. So, syempre, nangangarap din ako ng magandang kusina. Diba? Deserve ko naman siguro ito. Kasi baka marami nagsasabi na, uy, nagbago na yung ano mo, yung orientation mo, hindi ka na, hindi, parang hindi na naman maramdaman na ikaw yung nating cooking ina, ganyan-ganyan. Kasi nga, parang very aesthetic and parang social na daw yung kitchen. Hindi ganun yun. Mas gusto ko lang talaga na, you know, masarap sa feeling na nakikita kong ganito yung kusina ko ngayon compare dati. Pero, ganun pa rin naman yung attacking gagawin natin sa mga vlog. Huwag kayong ano dyan. Oh well, eto na, going back, eto na yung mga drawers naman. Eto mga tuming mga laman na yan. Ay, wait lang. Eto pa. Eto ay from Ozemtec. Nagtataka kayo kung ano to. Hindi to dispenser ng bigas, ha. Ito ay tubig. Yes. Nawasan na pinasosyal. Ayan. So, from Ozemtec, thank you so much. Binigyan nila ako ng, tawag nito, ng tubig na naka-UV na. Hindi na yung parang kailangan pang umorder ng tubig. Ito, direkta na to sa gripo mo na ni-utilize niya or ginagamot niya. Ano tawag doon? Basta, merong filter to sa loob, tapos naka-UV. So, safe na safe na tong inumin, diba? Kesa doon sa mga nabibili-bili sa labas. And, very hassle. Ang gusto ko dito, meron na siyang hot, meron pa siyang cold, diba? So, thank you so much, Ozemtec. Sobrang laking tulong nito para sa amin dito sa bahay. So, ang ganda. White, di ba? Partner siya dito. Sabi ko nga, white, gray, wood, and gold lang ang baang mga gamit ko. So, thank you so much. Ngayon, itong mga drawer natin dito, hindi pa siya ganun ko-organize. Pero soon, i-content natin yan. Tulungan nyo ako or samahan nyo akong i-organize yan. Ito, halos lahat to galing sa Kitchen Pro. Thank you so much din, Kitchen Pro. So, hindi ko pa naayusan masyado. Ito yan, tsaka pa rin. Ayan, yung mga ginagamit-gamit ko lang. Hindi pa rin siya ganun kaayos. Tapos, dito naman sa part na to, yung mga kutsilyo ko, yung ten. Ayan, ito yung ginagamit ko. Sa mga nagtataka kung ano yung pag-ikot-ikot-ikot natin ng pagkain, ito yun. Yan.
So, lahat ng drawers natin yung soft close. Ito naman, ayan, puro pa siya mass flex na mga plates. Hindi ko pa rin siya naaayos. Pero thank you so much, mass flex. Sobrang happy ko na marami kang nabibigay sa aking tulong sa pagko-content. Ay! Ba't may wang ba dito? Oh, anyway, ayan, marami pa akong drawers dito na hindi ko pa talaga alam kung anong gagawin ko dyan. Ito naman ay, ano nga ba? Ah, yung steamer ko yan, wala yan. Wala naman yan. Ito, buksan din natin to. Ito yung mga plates ko, at saka yung mga wood ko. Yan. Oh, ito mga plates, pang plating, ganyan. So, puti at gold na plato. Tapos ito. Ah, okay. Ayan pala yung laman yan. So, ayan, katulad na sinabi ko, wala pa naman masyadong ganap or hindi pa naman talaga na-organize ng mabuti. Pero malinis na, di ba? So, hindi ko pa kasi alam kung ano ilalagay ko sa mga... Sa sobrang dami, na-overwhelm ako. Hindi ko na alam kung anong ilalagay ko. So, ito naman, ano nga ba to? Pakita na rin natin. Total na pakita na natin eh, lahat eh. Ah, mga bowls din. Mixing bowls. Galing din sa mass flex. Okay. Alam nyo ba, 60% ng gamit ko dito ay galing sa mass flex. Diba? Ganun ako kamahal ng mass flex. Ito naman, taran! Yan, basurahan din yan para pag naghihiwa-hiwa ako. So, malapit lang sa akin yung basurahan. So, may basurahan ako dito, may basurahan din ako doon. So, ito naman lutuan natin. Kung mapapansin ninyo dati, ang ginagamit ko ay ang Hyundai. Pero, love na love ko pa rin ang Hyundai. Yun nga lang kasi, mas pinili ko na to dahil feeling ko ito yung mas babagay dito sa kusina ko compared dun sa isang mahabang ganun ulit. So, this one is from Technogas or Technique, not sponsored. Pero, ikaw ang napili ko na gamitin. So, pagalawin mo ang baso. Ah! O, diba? Ito na yung island kitchen ko, girls. Ay, girls, tuloy, guys. Ito na yung pinaka-island kitchen natin. Ngayon, itong island kitchen natin na to ay talagang mas pinalaki na siya compared dun sa dati. And natutuwa ako kasi quartz na to. Alam niyo ba yung quartz? Yung dati ko kasi is tiles lang. Kasi wala pa naman akong pera nun eh. Pero ngayon, syempre medyo nakaka-LL na tayo. So, quartz na lahat yan. Yung quartz ay isa sa mga pinakamatigas daw na bato o tiles. Ewan ko. Basta, quartz yan. Isa daw yung sa pinakamahal yung quartz. So, meron ako ditong saksakan, Panasonic, ayan. Yung floor mounted, from Yes Electrical yan. So, kung kunyari may gusto ko isaksak, blender, ganyan. At least, nandiyan na, diba? Oh. And this one naman, yung ating chopping board. May tato. Nakatato yung pangalan ko dyan. Hazel Sheffy, Cooking in a Master. O, diba? Ganito kalaki ang aking chopping board. At yung chopping board! Ganon! Sobrang bigat nito. Alam niyo ba kung anong kahoy to? Walnut. Yes. Walnut from Grains Furniture. Thank you so much. Kung napapansin niyo yung mga vlog ni Mother Nanay, ayan. Yung mga ginagano-ganon yung mga sangkalan, ang tawag niya isang kalawakan ata. So, pareho kami ng supplier na kinunan. So, siya actually nabudol niya ako dito. So, sabi ko, Mars, gusto ko ng sangkalan mo, pero hindi ganyang kalaki. Ganon. Nung nag-collab kami sa bahay niya. Natuwa ako doon sa chopping board niya kasi alam ko yung ganitong klaseng chopping board. Nag-heal siya on its own. So, hindi siya yung parang nagmamark agad. Yung mga pagtilad-tilad mo. So, gusto ko siya. So, kami, importante sa amin na maganda ang chopping board. So, itong chopping board na to, I think 24,000 pesos to. Yes, ganun kamahal. So, imagine kung 24,000 pesos itong chopping board ko. Ano pa yung kay Mother Nanay? So, sobrang laki, diba? Try kong buatin. Ay, sobrang bigat! Oh my God, mabigat talaga siya. Hindi ko siya kaya. So, I love it! Ayun lang. Tapos, ay, ang ingay mo, cookie! Okay, papakita ko sa inyo kung ano yung mga laman nitong mga drawer ko dito. Ayan. Dito, ito yung mga pakutsara. Ayan, mga serving spoon, di ba? Gold lahat. Kasi nga, gusto ko gray and gold. Tignan nyo naman yung combination. Ang ganda. Ito, wala pang laman. Hindi ko pa alam kung nilalagay dyan. Ito, mga bowls ulit para malapit lang sa akin. Tapos, ito naman yung mga lagay ng mga ingredients ko. Diba?
Para malapit lang sa akin. Ito naman, mga trays, salaan, kung anik-anik. Ganon. At ito, meron ako dito isang mga condiment rack. Yan. O, diba? So, ganon lang siya. Kunyari, kailangan ko ng wangma powder. Nagluluto ako ganyan. Okay. Okay, pepa. Oh! Ganun siya. So, very easy lang. As in, lahat ng kailangan mo. Lahat ng kailangan mo nandito na sa tabi mo lang. Diba? So, napakita ko na sa inyo yung side na to. At saka yung, island kitchen. Ngayon naman, papakita ko sa inyo yung ref at pantry ko. So, itong ref ko, ito pa yung ref ko dun sa dating bahay ko. Dun sa, Mandaluyong. Ayan. Parang medyo sabog. So, ito, LG to. Again, hindi to sponsored, pero trusted ko talaga yung LG. Kaya nga, Diyos ko, LG! Nako, pagalawin nyo ang baso. Ang dami ko ng mga, sa inyo ah. Kairita kayo ah. Charet. So, ito na yung aking ref. Ayan. So, syempre, punong-puno na naman ang ating ref dahil bagong lipat tayo. Oh, diba? Tapos, ito yung mga drinks natin. Ayan. So, dito meron tayong dairy corner. Yan, puro, syempre, dairy nga daw. So, nandito yung mga buta, mga cheese. Tapos, dito naman yung mga tsokolate natin. Mahilig kasi kami sa tsokolate. So, madaming tsokolate. Ito yung favorite kong tsokolate. Yung crunchy. Yan, may pinipig kasi yan. And then, dito naman mga random drinks lang. Mga collagen drink. Tapos, dito random lang din ulit. Yan. Tapos itong mga to, yan, mostly si Jerome, siya kasi Aya yung mahilig. Ako ang talagang favorite ko lang dyan yung C2, at saka yung Starbucks at yung Delight. Pero the rest, lahat. Ayun, tapos ito naman yung freezer natin. Yan. Ito naman, puro ice cream, tapos mga karne, galing sa Premium Choice Meat Shop. O, diba? Halos lahat talaga. Hindi pala halos lahat. Lahat ng karne ko ay Premium Choice. Ganun kabongga. Except yan sa mga pang-almusal, yung iba dyan, binili ko na lang. Pero halos lahat talaga ng ginagamit namin dito. Sobrang laking bagay sa akin ng mga sponsor ko. Kasi nakakatuwa lang. Sobrang hanggang ngayon parang kinikilig ako. Kasi hindi ko akalain na lahat ng mga major na kailangan ng isang bahay ay nag-sponsor sa akin. Una, bigas. Diba? Ay, una, karne. Yan, Premium Choice. Thank you so much po. Kaya ako naman sobrang tuwang-tuwa ako na hindi ko na kailangan bumili ng karne. Iba dyan, hirap na hirap kung paano sila bibili ng karne, anong uulamin nila. Pero ako, napaka-grateful namin na hindi ko na kailangan gawin yon. Talagang grabe yung blessings. Tapos nadagdagan pa ng bigas, di ba? Imagine hindi ko na kailangan bumili ng bigas. Napaka-importante ng bigas sa ating mga Pilipino, 'di ba? Kahit sino, 'di ba? 'Yun ang kinakain natin. So, happy din ako na nandiyan kayo, Green Smart Family. And ngayon naman, meron pa tayong betlog ni Mika. 'Di ba? 'Yun ang pinakaunang-una. Itlog, sobrang dami ng mga paggagamitan ng betlog. So, alam mo 'yun, breakfast, mag-bake ka, gamit mo sa pagluluto mo, 'di ba? Kahit saan kailangan ng betlog. Betlog is life. So, thank you so much, betlog ni Mika. Talaga, nakakatawa, di ba? And ngayon naman, may tubig tayo. Yung binigyan tayo ng Ozempic. Hindi na rin natin kailangan bumili ng tubig. Hello! Kaya sobrang saya ko. Tapos nadagdagan pa ng Mega Prime. Di ba? Oh, di ba? Ewan ko, sobrang kinikilig lang talaga ako na lahat ng mga major sponsors, napagalaw natin yung baso. So, ngayon naman, napakita ko na sa inyo tong freezer ko. Yan. So, wala naman masyadong ganun na puro pang pataba, ice cream. Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo. Bagal! Okay? Ngayon naman, ipapakita ko sa inyo yung pantry. Ayan. So, sabi ko nga sa inyo, marami yung pantry dito sa bahay na to. So, ang pantry natin ay eto. So, nandiyan lahat ng mga kailangan natin for content, mga branded. Yung iba dyan, hindi naman branded, pero lahat yung kailangan namin. Oh, 'di ba? So meron ako diyan mga pasta sa pinakailalim, lahat ng klase ng pasta, mga noodles, canton. So thank you so much din, excelente or excellent. So Del Monte, thank you din dahil alam ko hindi ako magkakamali, parang kinuha na rin ako ng Del Monte before.
So, yan. Andyan siya. Tapos dito naman, lahat ng Luxlim ano ko, products ko. Thank you so much, Luxlim. Miss Anna, dahil sa'yo, hindi man ako sexy, pero fresh ako. Yan. Yan ang importante doon. Tawag nito. Ayan, meron ako dito mga Noor products. Mukha akong tindahan dito, shit. Tapos, ito naman yung mga seasonings. Yan. Ba ito yung ginagawa nito dito, tsaka? So, nandito lahat ng mga, ano ko, Del Monte products ko, UFC products ko, Del Monte, tapos ang Wow Sarap, Coco Mama. So, lahat yan is naging brand ko na. Nakakatuwa, imagine halos lahat ng nandito, parang 20% na lang dito sa ano na to, pantry na to, ang hindi ko sponsored, pero halos lahat yan sponsored ko na. And ito, Alaska, of course, yan, sponsor ko din yan. Mega Prime, of course, Mega Tuna, Mega Sardines, Nestle Cream, o diba? O, ang sarap ng sweet chili sauce ng Mega Prime. So, kaya madami akong ganyan. And ito yung lagi kong ginagamit. Kaya naman dito namin nalalaman kung ano pa yung wala, ano yung kulang, so para makahingi na ako ulit. So yun, ngayon naman ipapakita ko sa inyo yung cabinet ng mga pans ko. Excited na ba kayo? Alam ko, marami sa inyo yung mga talagang nauulol sa kusina. Gustong gusto niyo to yung mga cookwares, di ba? So hindi naman sa iinggiting ko kayo, pero parang gano'n na nga. So eto na ang ating lagayan ng mga pans. Ayan. So, hindi pa lang siya naaayos, pero halos, hindi pala halos. Lahat yan ay totoong bago. Lahat yan bago. Brand new. Galing sa Masflex. Naman yung montage na kung gaano kadami yung mga Masflex cookwares natin. Actually, hindi pa yon. Marami pa. Kaya lang hindi ko pa nalalagay dito kasi nga hindi ko pa siya na-organize. Pero sobrang saya ko kasi halos lahat ng mga lutuan ko dito sa kitchen ko ngayon is bago din, di ba? Bagong kitchen, bagong gamit. Ang saya lang kasi nga sabi ko nga sa inyo, dalawa ang kusina sa bahay na to. So, tsaka ako na ipapakita sa inyo yung isa pa. Pero sobrang happy ko kasi 'di ba kahit sino naman kinikilig, mga nanay, 'di ba, na bago lahat ng mga lutuin ninyo ay nang lulutuan ninyo, parang walang pinagkaiba yan sa pumapasok ko sa school tapos bago yung ballpen mo, bago yung paper mo, ganun, bago yung bag mo. Ang sarap pumasok, 'di ba? So, ganun din ako, parang ganun yung nafe-feel ko, parang ang sarap laging magluto kasi talagang lahat is bago. So, thank you so much Masflex family. And thank you so much din Mega Prime family. So, ayan yung ano ko, hiningi ko sa kanila yan. So, sabi ko ilalagay ko yan dito sa kusina ko. Diba? Gaya-gaya ba? Ay, dito pala. Ah! Dito talaga nakalagay yan. Dito lang yan sa gilid. So, pag kailangan ko yan, pag gusto ko makita yung sarili ko, kinukuha ko lang yan. So, ayun nga, eto na. So, yung mga ilaw natin. Kung mapapansin nyo, hindi na tayo gumagamit ng ano dito, softbox, ganyan. Dahil, tinadtad ko na ng ilaw itong kitchen ko. Kaya sobrang liwanag, di ba? Para tipid na rin sa space, hindi na rin mahirapan yung mga team ko sa pag-setup dito sa kitchen ko. And kung mapapansin ninyo, itong mga tatlong drawers na yan sa taas, yan, lahat yan ay gamit for vlogging. Mga camera, mga lente, kung ano-ano pa. So, nandyan siya para just in case kailangan ng videographer ko, dyan yan na rin kukunin. So, mga tripod, mga ano pa ba yung mga nandyan sa loob? Kung ano-ano, mga reflector, basta gamit lahat yan sa camera. So, ganun kadami na yung mga napundar natin. And meron tayong CCTV dito para at least alam ko kung sino yung nanginginain ng mga pagkain ko dyan. para nakikita ko si Lawrence kung ano-ano yung kinukuha sa ref ko. Hindi, joke lang. Tapos ito, kung mapapansin nyo, pakita mo Lawrence yung aircon natin. Dito ko talaga tinutok yan. Yan, from Gree, of course. Thank you so much. Kahit na hindi kayo sponsored, eh, love na love ko yung Gree kasi sobrang lamig ng
aircon talaga ninyo. Subok ko na yan. So, sana din, Gri, paglawin mo ang baso. Diba? So, tinapat ko talaga siya dito sa lutuan ko para naman, kahit nagluluto ako, fresh ako. Diba? Yung talagang, oh, hinahangin-hangin pa yung buhok kong ganyan. Ganon! So, nakaka-fresh kasi nasa mukha mo nakatutok yung aircon, 'di ba? Hindi sa niluluto mo, hindi mamamatay ito. So, etong ilaw na to, ayan, parang siya lang yung parang pinaka-accent dito sa mga pailaw ko. Pero plano kong mas taasan yung watts niya eh, para mas maliwanag. But ayun nga, happy ako dito sa kitchen ko ngayon, kaya alam ko madami pa tayong pagsasamahan dito na mga content. Marami tayong gagawin dito mga pampasaya sa inyo. Mag-share ako ng blessings ko sa inyo. Of course, hindi mawawala yon. Gamit tong kusina na to. So, dito tayo bubuo ng mga bagong memories natin na kasama ko kayo. At gusto ko lahat yon, yung mga journey na yon, nandyan kayo sa tabi ko. At thank you din sa mga hindi talaga sumuko na sumuporta sa amin. Lalo na sa cooking family. Hindi lang sa akin, kundi pati kay Ate Aya, pati kay cooking ama. So, thank you so much. Dahil sa inyo, kaya meron ako nito. Hindi ko kiniklaim lang na ako lang yung ano nito, yung gumawa nito, diba? Kasama dito yung lahat ng mga taong tumulong sa akin. So, thank you so much. Meron pa ba akong hindi na chichika sa inyo? Parang wala naman na. So, siguro pwede na tayong mag-gut. Utom na ako eh.